Napasok na po ng GMA News Team ang bayan ng Katiil sa Davao Oriental na isa sa mga na-isolate na area dahil sa bagyo. Ang munisipyo nagmistulang punerarya. Live mula sa Bislig sa Surigao del Sur, si Salima Refran. Salima? Jessica, mahirap, mahaba at nakakapagod. Ganyan yung naging biyahe natin patungo sa mga isolated towns ng Boston at Katiil sa Davao Oriental. Pero higit dun sa hirap, talaga nga naman nakakapanlumo yung naging matinding epekto at matinding pinsala ng Bagyong Pablo sa mga residente doon. At sa pagbuhos nga ng napakalakas na ulan dito sa Surigao del Sur, hindi natin na maiwasan na isipin kung paano yung mga kababayan natin doon na walang mga tirahan sa kanilang mga ulo. Itong inabutan namin sa Monte Vista sa Compostela Valley bago maghating gabi. Ang mga residente, trak-trak na kung lumikas. Lahat balot ng takot dahil sa mga kumakalat na balita. May natakot na kasi kami, puro ano na dito, kwento-kwento, hindi na namin alam kaya wala na. Sagip na sarili. Sarili-sarili na lang kami dito, te. Git ng mga otoridad, wala itong katotohanan. May false alarm na may baha daw na parating dito. Pero kinonfirm na kanina ng PDRRMC na wala talaga. Kinaumagahan, papasok ng Davao Oriental, sinalubong kami ng mga punong nagsitumbahan na halos sakupin ng kalsada. Kabi-kabila rin ang maliliit na landslide at ang kilo-kilometro mga wasak na mga bahay. Isa sa mga pinakasiksik na barangay, ang Barangay Sibahay, dito sa Boston, Davao Oriental. Dati raw, ang kahabaan na ito, punong-puno na mga bahay. Pero matapos nga ang Bagyong Pablo, ito na lamang ang natitira. Mga kalalakihan na pilit sinasalba ang natitira sa kanilang mga bahay. Isa sa binayo ng gusto ng Bagyong Pablo ang Boston, na ilang kilometro lang ang layo sa pinaglandfallan nito na Bangangga. Matindi rin ang pinsalang inabot ng bayan ng Katiil. Ang mga bahay, wasak. Ang mga bakal na suporta ng tinatayong bagong palengke, mistulang nilamukos na papel sa lakas ng hangin. Dito pa lang, nasa 50 nang nasawi. Ang mismo munisipyo, mistulang punerarya. Dito iniimbak at iniimbasa mo mga labi. Patuloy ang retrieval operations. Ang asawa ni Geraldine, si Carlito, kanina lang natagpuan. Masakit na masakit. Wala na akong asawa. Sino pang magbubuhay sa amin? Ang ina ni Nicey na si Monica, sa hallway na ng munisipyo na Kaburod, wala pa itong kabaong. Itanggap na namin kasi trahedya. Wala kayong magagawa. Pero sa kabila ng trahedya, may pag-asa. Apat na tao pang na-rescue mula sa mga liblib na barangay tulad ng Maglahos. Ang barangay hall ang nagsilbing field hospital ng bayan. Dito, inabutan ko rin ang bagong panganak na si Joan at si Baby Paul. Pinangalanan siyang Paul dahil kay Bagyong Pablo. Masaya-masaya po ako. Na? Nabuhay po siya. 53 pang nawawala, pero 35,000 individual o ang buong Katiil ang apektado ng bagyo. Jessica, bumubuhos nga dito sa Bislig, Surigao del Sur, yung malakas-lakas na pag-ulan. About 4 hours from here, yung mga bayan ng Boston at Katiil, napakahirap ng sitwasyon nila doon. Yung mga residente, karamihan sa kanila, wala talagang mga roof over their heads at nakikita lamang doon sa mga lugar na merong mga bubong. So, kailangan daw nila, bukod ngayon doon sa mga pagkain, tubig, at syempre damit, kailangan nila na maisaayos na yung kanilang mga shelter. Jessica? Yes, pero sa lima, ang problema ay kung isolated pa rin, no? Paano makakapagdala dyan ng tulong? Ano ba ang assurance na binigay ng government authorities dyan sa Davao Oriental? Kailan kaya makukonek uli yung mga naputol na mga daan? Jessica, from Mati sa Davao, no? Matatawid sana itong lugar ng Katiil at Boston
doon sa isang bridge doon, pero nananatili nga putol yung tulay na yan. From here naman, dito sa may bandang Davao City, kailangan dumaan dito sa may bandang Surigao del Sur ng 7 hours. Mahirap, mahaba at nakakapagod nga yan. Oh. Pero doon nga sa daan, marami pa rin mga kahoy na talaga nakahambalang. May mga parte na may mga landslides. At kanina naman, nakasalubong natin yung isang team ng DPWH at sabi nila sa atin, magsasagawa nga daw sila ng clearing operations. Hopefully, maisasaayos na yung mga daan. Banda dito naman sa Surigao para maiparating doon ka agad yung mga kinakailangan ng mga residente sa Katiil at sa Boston. Jessica? Maraming salamat sa Lima Refrain.